Ito yung tutorial para sa mga beginner na hindi alam kung paano i-operate ang Brother na DCP. Ito, sa ibabaw, una i-open lang itong sa ibabaw. If in case mag-misfeed, i-open din itong isa, tapos bunutin yung papel. Itiklop lang balik. Saka sira din nakalock yung dalawang side. Saka i-close. Ito yung kung may maraming papel na inilagay sa kanyang ADF para hindi siya mahulog. Ito extendable to siya itong sa baba. Para in case na marami kang i-print, hindi siya mag-traffic dito sa ilalim. Ito din yung kanyang stopper para sa mga bond paper para hindi mahulog. Meron ding isa dito sa ilalim kung gusto mo medyo mataas yung mga papel para pagkuha mo ay madali lang makuha. Ito naman, ang maliit na ito ay para ito sa single shot na bond paper. Kung nakalagay sa ilalim ay A4 tapos magprint ka ng long or short, dyan mo ilagay sa single shot. Ito yung kanyang main cassette or tray. Ito ang adjustable. Siguraduhin lang na hinahawakan yung mga green. I-open natin dito sa likod. Bago natin bunutin yung papel, i-unlock muna natin itong mga unlock. Nalagyan siya. Yung blue at saka yung green. Katapos pag nakuha na yung papel, ibalik naman yung mga tinanggal natin, yung green at saka yung blue. Ibalik din yung kanyang cover. Ito dito sa baba, itong maliit, ito yung duplex printing niya. Kung nagtataka kayo bakit siya nakapag-print ng back-to-back automatic, dito yan siya. Ito yung nagdadala ng kanyang automatic back-to-back. I-sure lang natin yung automatic back-to-back natin. Balik lang pagkatapos na bunutin.
naman yung kanyang scanner glass. Liit, yan yung press agad yung start kung isang copy lang ang iyong siniserox. Kung marami naman yung plus at saka yung minus. Ito sa EDF na naman, subukan natin yung EDF. Pero huwag nyong ilagay dito yung naka-staple at tanggalin yung stapler kung marami ang ilalagay nyo dito. Para yan sa long or legal size yung sa EDF nya. Dapat din nakaset siya sa legal or ADF or long. Ito yung single shot. Magprint siya sa ibabaw. I-adjust din para medyo ma yan, goat siya gamay. Start. So yun na yun. So para hindi muna ipapasok pa uli doon sa kanyang tray. Diyan na lang yung pasok pa. Dito, tatanggalin natin yung kanyang tinatawag na yung assembly niya na kuan cartridge. Sa pagtanggal pinakamahalaga yun na kailangan natin tissue lang tapos dahan-dahan siya tanggalin. Ito lilinisin natin. Dalawang screw. Print niya. Din tayong brush, yung paint brush. Then nililinis din yung ito, yung kanyang parang foam. Mahalaga tong kanyang foam para itong kanyang gasket, para yung toner hindi siya lalabas. Huwag kalimutang i-shake para yung toner niya sa ilalim ma-shake talaga.
ibalik lang yung mga screw. Ito naman guys, kung papaano natin siya lalagyan ng tuner kung maubusan na siya ng tuner. Makikita niyo kung maubusan na ng tuner, medyo hanap-hanap na. Hindi na masyadong maklaro. Tatanggalin lang yung cover ng kanyang tuner. Ito yung kanyang tuner. Ibalik lang yung cover niya. Dapat naka-align doon sa kanyang alignment. Yung mga gear ibalik din. Ito yung resetter niya. Titingnan natin kung resetter siya, kung pwede siya makareset yung kanyang puti. Ito, nandito siya banda. Marin siya yung dalawang screw. Yung sa resetter niya, dito yung sa gilid lang dalawa. Isa natin to. Yan. Pwede na. So, ganyan yung kanyang forma. Ito, kita niyo to, dapat yung kanyang forma naka D siya, letter D. Pag nagkaganyan, iikot lang natin para ma-forma siya ng letter D. Lalagay na natin yung isang gear dito. Yan. Ito, yung kanyang spring. Itong kanyang parang guide niya, sa baba natin siya ilagay. Dito siya sa baba. Para ito yung kanyang magre-reset sa kanya ay dito sa bandang gilid. So ito. So sa baba siya. Ganyan. Sa baba yung kanyang para umikot siya ganun. Ganyan yan siya. Babalik lang natin yung kanyang cover. Okay na. Nandyan yung kanyang ready to reset yan siya. Basta ganyan. Tapos ibabalik na natin yung dalawang screw. Pwede natin siya alisin agad at saka ibalik natin yung kanyang original doon.